sinong gusto ng milk tea? Milk tea? Coffee person? Sinong coffee person? Yan, nahati tayo. Sinong gusto ng Coke? Pepsi? Okay. Black? White? Okay. Life is a matter of choice. Every day, we confronted a number of choices. Actually, pag-gising pa lang natin, pag-mulat ng mata natin, may tanong na agad tayo, especially sa mga estudyante. Ang unang tanong, pagka-ring ng cellphone alarm ninyo, papasok ba ako? Tama ba? Or kailangan ko pa bang matulog ng mga 15 minutes more? 10 minutes more? Okay. O anong kulay ng medyas? Anong kulay ng panyo? Most of the time, choices are difficult to make. Mapamalaki yan o maliit, nagmamatter yan sa araw natin. It can change your days. Tama ba? Yes. And making choices take time. May nakataya na ba ng loto dito? Wala pa. Okay. Sa pagtaya pala ng loto, it will take you time to choose from numbers 1 to 75. Kasi we only have one goal. Ano? Makuha yung jackpot. Imagine, for example, 150 million. Okay. The best thing about choices, it can give you chances, lots of chances in life. Okay. Bad decision today, hindi naman bukas, bad decision again. A bad coffee for today, masyadong matamis na coffee, bawasan ng asukal. Kung gusto nyo ng mas creamier, dagdagan ng creamer. Okay? To move forward, we have to keep moving. Okay? Choices are there. We do our small choices, good or bad. Help realize a vision and the goal that we set for ourselves. Okay? When we're talking about vision, we're talking about two kinds. Okay? Yung una, yung visual. Yung nakikita natin. Yung kulay ng auditorium. Yung ganda ng paligid. Yung ganda ng katabi mo. O, sige nga, tignan nyo yung katabi nyo. Ganda ba siya? Okay. Then, next is the ability to think about or plan the future with imagination or wisdom. Nakakatakot naman kung wala tayong pangarap dito. And for sure, lahat tayo dito may pangarap. Tama ba? May iniisip tayo. Yung iba dyan, habang nanonood sa akin, iniisip na kung ano yung ulam niya pag uwi sa bahay. O kaya kung ano yung ginagawa ng crush niya. Okay? Di ba? Pero sa lahat ng vision natin, lagi tayong may what ifs. What if hindi adobo yung ulam natin? What if ayaw ni crush sa akin? Okay? So many what ifs in life. Okay? Isa yan sa nagiging hindrance ng vision natin, ang takot. Iniisip natin lagi yung sasabihin ng ibang tao. Okay? Meron bang ganyan dito? Very, ano yan, no? Normal scenario sa atin yan. Na lagi nating iniisip yung sasabihin ng iba, yung ganyan, yung ganun. Tandaan natin, ang importante ay kilala natin ang sarili natin. At tanggap natin kung ano tayo. Okay? Sa totoo lang, kahit naman anong gawin natin, may masasabi ang mga tao. Gumawa ka ng mabuti, masama para sa kanila. Magbigay ka ng sobra, kulang para sa kanila. Diba? Tama ba? Isa sa natutunan ko ay laging maglakad ng taas noo. Okay? Hindi ko pinapansin yung sasabihin ng iba. Hindi rin ako kailangan ikumpara yung sarili ko. Kasi may kanya-kanya tayong pace sa buhay. Kunwari, si Guy Wan, nakabili na siya ng kotse at the age of 20. Din ako at the age of 20, wala man lang ako kahit ng 500 pesos na ipon sa bank account ko. Diba? But there's no comparison. May kanya-kanya tayong pace sa buhay. Anyway, let me just introduce to you myself. I am a graduate and a degree holder of music. Pero hindi ito ang first love ko. Nung bata ako, gusto kong maging magaling na newscaster. Yun ang gusto ko nung bata ako. Hindi ko alam na marunong pala akong kumanta nung bata ako. Ang alam ko, magaling akong sumayaw. Kasi in every program, ako yung laging nasa gitna tuwing may program nung bata ako. Ako yung leader, ako yung sasayaw. Ganun ako nung bata ako. Then narinig ako ng mom ko na kumakanta sa banyo. Tapos sabi niya sa akin, "Uy, nak, ang galing mo palang kumanta." Ang sagot ko lang, "Okay." Hindi ko alam kasi wala akong basihan. And then one time,
sinali ako nung school namin sa isang singing competition. And guess what? Nanalo ako. Tsaka ko lang nasabi sa sarili ko na, ay, singer nga ako. Siyempre, meron na akong basehan. Doon nag-start yung love ko sa music. So, bata pa lang ako noon. Pero pagdating nung high school, second year high school, nakilala ko si Bio. I really love Bio. Okay? Kaya, ang first course ko ay BS Bio. Okay? Yan ang first love ko. Alam mo yung pumapasok ako, gustong gusto kong umaten sa bio class ko, gustong gusto kong sumagot sa mga scientific paper and etc. Lahat ng may related sa bio. Okay? Excited na akong mag-college kasi I am certain that I will get the course of bio. Naiinggit nga sa akin yung mga classmate ko kasi sinasabi nila, buti pa tong si Russell. Second year pa lang, alam na yung kukunin niyang course. Fast forward. Nag-third year, nag-fourth year, and then sa fourth year, kuha na ng college entrance exam. Lahat ng universities, yan ang sinulat ko. BS Bio, BS Bio, BS Bio, BS Bio. Kaya kahit saan ako pumasa, okay lang. And then nag-college na ako. Sobrang excited ako. Pabibo ako. Ang galing. Ako lagi nagpapasa. Unang nagpapasa ng mga love works ko. Pupunta ako ng laboratory, kakalikutan ko yung ganyan, ganito. Hanggang isang araw, while I'm walking at the alley of the university, may narinig ako. Yan, bio yan. Yan, a semicircle. If you're a chorister, if you really love to sing with the choir, kilala nyo ang semicircle na yan. Siyempre, walang ganun. So, meron ba? Okay, that is the Philippine Magical Singers. The semicircle of the Philippine Magical Singers. Yan. So, I love choir. Dream kong makasama sa kanila. So bago ko sumali sa Philippine Magical Singer, sumali muna ako sa isang choir. Magaling din yung choir na yon. So I joined them. I started to love singing with other person. Nakalimutan ko na yung pag-aaral ko. Then yung first love ko na fall out of love na ako. And then every day, nararamdaman ko nagkakaroon ng walls sa bio at saka sa akin. Oh, ang sakit. After kong ma-realize noon, ang daming what ifs na pumasok sa isip ko. Pag natapos ko yung bio, anong magiging trabaho ko? Mag-e-excel ba ako after this BS bio? Anong mangyayari sa akin? And then after that, masakit nang isipin. I just need to finish all of the major subjects. And then, I choose to get the track of music. Excited ako. Bago yung course ko. Music, kakanta lang ako. Pucha, hindi ko alam. Ang daming pyesa pala. Aaral ako ng pyesa ko sa voice ko. Mag-aaral ako ng pyesa sa piano ko. Mag-aaral ako ng pyesa sa choral conducting ko. Ay, napupuno na ako ng pressure sa buhay ko. Kala ko music, kakanta lang ako. Tapos naiinis pa ako sa mga tao magsasabi sa akin na, nasa bio ka na, lilipat ka pa ng music. Gusto ko silang sampalin ng pyesa ko at sabihin sa kanila, ayan ang readings ko, mahirap din sa music. Usually, pinagkukumpara at sinasabi nila, sa music, walang pera. Mukha ba akong walang pera? So yon. Going back, so yan na, music na ako. Yes, nakatapos na ako ng pag-aaral ko. I'm a degree holder na ng music. Nung bata ako, gusto ko maging newscaster. At kung meron man akong ayaw gawin at maging trabaho nung bata ako, yun yung pagiging teacher. And now, look at me now. Teacher ako, yes. I'm a teacher, hindi ko inaasahan. So my first work ay isang elementary teacher. Grabe, every day is a battle day for me. Pagpasok ko pa lang ng pinto ng classroom ng grade 1, teacher, si ano nangaaway? Teacher, natapon po yung tubig ko. Teacher, pupo. Oh my gosh. Everyday akong ganun. Magtuturo ako ng kanta, may tatakbo sa likod ko. Magtuturo ako ng piano, may sisigaw. Teacher, sinuntok po ako ni ganyan. Grabe, pero imagine, tumagal ako ng 4 years sa pagtuturo doon. And then now, nakilala ko si Pisay. Wow! 2012! Excited ako. Siyempre, ang first love ko, bio. And I know, ang mga taga-Pisay ay matatalino. Pinaghandaan kong mabuti. Lahat, English sa unang araw.
blah, 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 English, 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 English. Bigay ng pyesa. Every week, bigay ng pyesa. Bagong teacher ako, pasikat ako, gusto ko. Lahat ng gusto ko, ibibigay ko dun sa estudyante. Then, maika second month ko nun, may batang lumapit sa akin. Teacher, this is Philippine Science High School, not music school. Gulat ako. Napaisip ako, oo nga naman, baka sobra na yung binibigay ko sa mga bata. Baka too much na. Iniisip ko lang yung gusto ko. Paano naman yung gusto nila? And then, I think, ano ba ang mission ng Philippine Science High School system? Is to produce a well-rounded students or scholar. So, well-rounded. Ibig sabihin, magaling sa science, magaling din sa humanities. So, I started to create or to put up my club, my choir, which is the Sunis Ning Swala, and then the Rondalla, the Dulce Soona de la Corda. So, yung mga portion na gusto kong ibigay sa mga estudyante ko, sa kanila ko, ibinibigay. Maraming pyesa, naaaralin. And then gusto ko ma-experience din nila, na-experience ko nakakapag-tour ako sa ibang bansa. Dahil sa pagkanta or dahil sa music. Masaya ako, pero may kulang. Hindi ko alam kung ano yung kulang. And then I discovered that I'm searching or I like to go back sa pagkanta with other people. So, I joined the Philippine Magical Singers. Then, I sing with them. Ang problema, you are Pisay Clark, travel to UP Diliman for rehearsal. Kapag may competition, every day, Clark, UP Diliman. Kapag may performance, Clark, UP Diliman. Napapabayaan ko na yung isa sa kanila. Siyempre, yung pagtuturo. Tumatanda na ako. I am 21 years old. Kailangan ko nang mag-decide kung ang pipiliin ko ay yung passion or my career. Ang hirap mamili. Sobrang hirap. Especially sa mga high school, mga graduating class dito. Yan ang una natin eh. Yung pagpili ng course pa lang. Kasi ang dami natin gusto. Siyempre, pagbata tayo. Ngayon, gusto mo bio. Bukas, gusto mo chem. The next day, applied math ang gusto mo. Iba-iba, everyday. Okay, di ba? Tama ba? Eh, pero ito, ibang decision na to eh. Pinag-uusapan na dito yung lifelong ko, yung panghabang buhay ko nang gagawin. And guess what, kung anong pinili ko? Inisip ko, kapag passion, masaya ako sa gagawin ko. Every day is heaven. Gusto kong kumanta, namimit ko yung other person. Kapag career, may pera ka. Sa pagkarir ang pinili mo, kahit anong gusto mong bilhin, mabibili mo kasi you have the means. Dahil mukhang pera ako, pinili ko yung career. So I choose career. Pero guess what? You can convert your career into passion. Yan ang ginawa ko. Minahal ko yung mga estudyante ko, binigay ko yung mga gusto nila. And then we meet halfway. Pwede pala yon na from your career, magiging passion mo. Naging passionate teacher ako. Gusto ko yung nakikita ako ng mga bata, matutuwa sila na, ayan si Sir Russell, favorite teacher ko yan. Ayan si Sir Russell, natutunan ko yung ganyan, yung ganto. Ang sarap ng feeling. Hindi ko pala alam na yung hindi ko akalain na magiging guru ako, na ayaw ko noon, na ito na ako ngayon. And I'm pursuing now my career na turned into passion. I have a story about an eagle. Yan. Ang eagle can live hanggang 70 years of their life. Ang haba. Pero pagdating ng ika-40th nila, 40th year, may decision silang dapat gawin. Kasi ang eagle, habang tumatanda, yung beak niya ay humahaba at nag-curve na. Tapos yung mga talons niya, hindi na siya makakuha ng prey niya kasi masyado nang mahaba. And then yung wings niya ay masyado nang mabigat because of ano, yung mga feathers, madami na masyado. So meron siyang 150 days na pipiliin kung gusto niya pang mabuhay ng 70 years at ipagpatuloy yung life niya. Pero mahirap yun. Yung beak niya, kailangan niyang ihampas ng ihampas sa
bato hanggang sa mamatay para matanggal siya at magkaroon ulit siya ng bagong beak. Then yung kuko niya, kailangan niyang ihampas ng ihampas sa bato para mamatay at matanggal at mabuhay ulit. Ganon din ang kanyang mga pakpak, kailangan niyang ipagaspas ng ipagaspas hanggang matanggal ang mga feathers nito. Pero after that 150 days, makakalipad ulit siya ng napakataas at makikita niya ang mundo sa dati niyang perspective. Vision is a very lifelong talaga yan. Hindi yan in an instant na pag sinabi mong, ito yung gusto ko, yan ang mangyayari. Hindi. Ang vision, pinaghihirapan yan. Hindi lang yan iniisip, ginagawa yan. Para lang yung tubig, kapag nauuhaw ka, nandyan ang tubig. Hindi mo naman siya pwedeng titigan siya at matatanggal niya yung uhaw mo. Anong kailangan mong gawin? Lalapit ka sa tubig, kukunin mo, at iinumin mo. Tatandaan natin na walang ibang maniniwala sa atin kundi ang sarili natin. Kapag may gusto ka, gawin mo. Pagtrabahuhan mo, paghirapan mo. Kahit nga mga instant noodles, hindi naman yan instant kakainin mo. Nakalagay instant noodles, instant kakainin. Hindi naman, di ba? Lalagyan ng mainit na tubig, itatapon, lalagyan yung mga condiments niya, haluin, tsaka mo palang kakainin. Remember, you need to believe in yourself. You need to believe. We believe, and I believe. Yeah, yeah, yeah. When you look out in the distance, you see like every word that falls. Oh no, heaven knows your existence. You are, oh no, there's a time for every soul to fly. It's in the eyes of every child. It's the hope, the love that can save the world. I wish you never let me go. I can see the stars across the sky. Dreamt 100,000 dreams before. Now I finally realize. You see, I've waited all my life for this moment to arise. And finally, I believe. Thank you, Paul.